rin nakapili ng ilang OFW na pinauwi mula sa Saudi Arabia ang kani-kanilang pamilya. Sa bagong simula ng kanilang buhay, pangako ng Pangulo ang tulong kabilang ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Balitang hati ni Joseph Morong. Tatlong taong pinangarap ni Roberto Arceta ang pagkakataong ito, ang mayakap ang pamilyang pinangarap niyang mabigyan ng magandang buhay. Pero bigo si Mang Roberto, tinamaan kasi ng krisis na pinagtatrabahuhan niyang kumpanya sa Saudi Arabia, karpentero siya doon pero tatlong taong walang trabaho. Sa sobrang kapos ni hindi raw siya nakauwi noong isang taon para sa libing ng namatay na asawa. Tulad daw ng ibang OFW sa Saudi, umabot daw si Mang Roberto sa pamamulot ng basura para maitawid lamang ang araw. Kakalkal ng basura. Ibinibenta ko sa mga junkyard. Wala na akong choice na kanya kasi pag nakabenta ako noon, may pambili akong loan. Siyang pantawag sa pamilya ko. Kasama si Mang Roberto sa unang batch ng 128 na mga Pilipinong pinasundo ni Pangulong Duterte mula Saudi Arabia. Halos lahat sa kanila walang dalang pera maliban sa 500 real na naibigay ng kumpanya. Ito yung pila noong ating mga kababayan na kagagaling lamang sa Saudi, no? Ito yung para dun sa 5,000 na ipinangako ni Presidente Duterte sa kanila. Yung iba kasi sa kanila ay halos walang nakuha doon sa kumpanya. So yung 5,000 na yan, maganda at makakatulong na pansimula nila pansamantala sa pagbalik nila dito sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, gobyerno na raw muna ang bahala sa kanila. Bukas daw ang programang 4-piece para sa mga ito kung talagang kapos. Pwede rin daw silang bigyan ng isang sako ng bigas buwan-buwan habang wala pang trabaho. Pati ang pag-aaral ng mga anak, sagot daw muna nila. You can enroll your children sa state universities. Ako na magbayad. Diretso na ang billing sa Office of the President. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bello III, 7,000 mga Pilipinong walang trabaho pa ang kailangang iuwi sa Pilipinas. Pero tumutulong naman daw ang pamahalaan ng Saudi Arabia. Sayang kasi nangako yung hari, nasasagutin niya yung pete ng ating mga OFW. Iniisip ko nga, baka humingi ako ng refund. Sa harap din ng mga OFW, itinanggi ni Duterte na may balak siyang maging diktador. Wala akong balak na maging diktador. Abogado ako. Ang nanay ko, Yellow Friday leader sa Davao, sabi nila mag-Marcos, far from it, I am just doing my duty. Wala nga raw dahilan para magdeklara ng state of emergency sa Holo-Sulu kung saan nakikipagbakbakan ang mga sundalo sa Abu Sayyaf. Handa na rin daw kausapin ni Duterte si MNLF Chairman Nur Misuari kahit sa Malacanang pa para sa kapayapaan sa Mindanao. Sa Sabado, tutulak ang Pangulo sa Brunei bago pumunta sa Laos para sa ASEAN Summit. Handa raw makipag-usap si Duterte kay US President Barack Obama doon at ipapaliwanag niya ang sitwasyon ng human rights dito sa Pilipinas. Pero mas excited daw si Duterte na makausap si Russian President Vladimir Putin. Why, sir? Joseph Morong, GMA News.